Good evening, brothers and sisters. This is Broblog and welcome back to our channel. So as of now, brothers and sisters, we are going to having a question and answer portion today together with our Bishop Pastor Ray Italio. So ngayon mga kapatid, ngayong gabi pong ito, ay tayo po ay magtatanong sa ating Bishop. At at the same time, same drill po sa lahat po ng nagkaroon ng katanungan for past vlog, for question and answer through our vlogs number 47 and 46. Yun po yung isasagutin natin sa katanungan nila sa ating Bishop na si Pastor Italio. So, this is Broblog mga kapatid and welcome back to our channel. Pinapakilala ko po nga sa inyo mga kapatid ang ating mga kapatid ngayon dito sa pananampalataya. Actually, katatapos lang natin praise and worship. Today is a Friday and this is a Sabbath day sa ating lugar dito sa Dubai. So, and dito po yung mga kapatid natin, sila Sister Marilyn, Brother Robbie po, Ate Marlene, and then Sister Ali, Sister Jenny, Sister Corny, and ito po si Sister Tracy po, and Brother Sam po yung ating kapatid na may katanungan ngayong gabi nito, and ating Bishop Pastor Italio. So ano po yung masasabi natin tayo ngayong gabi? Masarap yung ulam natin. Salamat, God bless, at masaya yung pagsaluhan yung pagkain ng Panginoon yung salita naman. Amen mga kapatid. So yun po, nakikita niyo po ang ating mga kapatid. And each and everyone dito po ngayon gabi ay napaka-excited namin dahil ito na namang portion na ito ay magtatanong po tayo sa ating mga sa pamamagitan ng salita ng Panginoon through our servant, ginamit ng Panginoon ng ating Pastor Bishop Ray Italio. At ngayon gabi mga kapatid, before anything else, no, idudulog natin sa ating Bishop yung katanungan. Ito po yung katanungan ni Brother Neil. Actually, yung katanungan na ito mga kapatid is nanggaling po sa vlog number 45 question and answer portion. Ang ating kapatid na nagtatanong ngayon is si Brother Neil TV Pax. Actually, yung katanungan niyo dito nakasulat sa comment. Brother, gusto ko lang itanong kung ang mga hayop na may mga sungay ay may kaugnayan kay Satanas. So yun po yung katanungan niya mga kapatid. Ipopost ko po yung katanungan niya sa video pong ito para makita niyo po. So yun po, sasagutin po nating Bishop. Yun po tayong unang katanungan. Okay. Umpisahan muna natin sa kalooban ng Diyos, no? Basahin natin yung 1 Timothy chapter 4 verse 4. Ayan, doon tayo kumuha ng ideya sa salita ng Lord. Chapter 4 verse 4 sa Tagalog, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat. Tinuturuan tayo ng salita ni Lord na lahat ng nilikha niya mabuti. At walang dapat ipilagay na masama. Kaya hindi nangangahulugan na pag may sungay yung isang hayop ay connected sa diablo, sa masama. Talagang design ni Lord yun na makikita mo parang tao din yun eh. Yung mga hayop. Pero Amerikano, matatangkad sila, matatangkad sa nilong. Tayo naman Pilipino, tao rin tayo. Pero normal lang yung ating height, mga pango ang nilong, may manggi, ngayon yan. Pero isa yung tao. Diba? Amerikano, Inchik, Koreano, Pilipino, Bangladesh. Ayan, yung mga hayop ganun din. Pare-pare, isa yung tawag sa kanila, animal, hayop. Pero iba-ibang uri. Pero tinatawag sila sa isang kategorya na animal. Pero doon sa mga nagdaan panahon, mayroong mga pangyayari, you know, na tinuturo rin yung Biblia. Leviticus 17 verse 3 pababa, ang sino man sa inyo na maghahandog ng baka, tupa o kambing sa ibang lugar maliban sa toldang
katipanan ay katulad ng taong nakapatay ng kapwa. Kaya huwag nyo siyang ituturing na kababayan nyo. Ang tungtuning ito ay ginawa para ang paghahandog ay gagawin nyo malapit na may malapit sa pintuan ng tolda at hindi sa ibang lugar. Ang inyong mga handog para sa mabuting relasyon ay ibibigay nyo sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. 6. Iwiwisik ng pari ang dugo ng handog na hayop sa altar na pinaghahandugan para sa Panginoon. Malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Pagkatapos susunugin niya ang saba ng mga hayop at ang mga bangong samyo nito'y makalulugod sa Panginoon. 7. Kaya hindi na kayo dapat maghandog sa mga demonyo na mukhang kambing. Ayun. Related din pala. Doon pa yan, ang tawag dyan ay yan ay si Baal. At yung Diyos-Diyos na yan ay kumakatuwan sa mukha ng kambing. Kaya spiritually speaking, ang idol ng mga satanism, yung mga naghahandog sa demonyo, di ba nabanggit noong naghahandog sa demonyo, ang kanilang idol ay mukha ng kambing. Ayan. Kaya related siya, spiritually speaking, hindi pa tao, di ba tayo tao, nagaganap na yun. Kaya yung demonyo ay ang kanyang pinaka-image, pagka pinag-usapan ng hayop, kambing. Kaya doon din sa parable ng Lord, kambing kumakatawan sa mga taong matitikas ang ulo, Matthew 25, nakasulat yan po. At yung tupa naman ay kumakatawan sa mga masunuri. Yun yung sagot natin, kapatid. Amen, brother and sister. So, yun po, Brother Neil, TB Pax. Nasagot po yung ating kanarungan at shoutout po sa'yo. So, we have to read the Bible, mga kapatid, at kung ano yung ibinigay ng ating Bishop Pastor Italio, we have to meditate and doon natin malalaman kung ano yung sagot niya. So, for the second question, Tay, nanggaling naman sa ating kapatid na si M. Joy Gloria. So, shoutout sa'yo, kapatid, Sister Joy. Actually, Sister Joy is a part of the ministry sa Gentleness Bible Study sibling Japelia. So, siya po ay nagkaroon ng interest so, na magtanong dahil nakapanood din sa atin ng vlog. So, yun po yung katanungan niya dito, Tay. Ang tanong niya, Brother, gandang gabi po. Para po sa mga couple na nagmamahalan ng mali, timing katulad ng nagsasama na walang kasal, mga couple na nagsasama na di legal na hiwalay. So parang pangalawang tanong. And then, tama po ba na husgahan natin sila? Or hayaan na lang natin na may magmahalan sila kahit alam natin na ay mali. Pero alam natin na mali, bakit patuloy pa rin sila nagmamahalan? So, unang tanong po dito, sa mga couple po nagmamahalan ng maling timing katulad ng nagsasama na walang kasal, tapos sa mga couple po na legal pero hiwalay, at the same time, tama po ba na husgahan natin sila o hayaan natin sila nagmamahalan kahit alam natin mali? Katanungan po yan ni Sister Joy Gloria po. So, shout out sa iyo kapatid. Sasagutin po natin Bishop Pastor Italio. Kasi, siyempre, tayong mga tao, especially Pilipino, mga maka-Diyos tayo, at yun yung ating nag-alisnan. Kaya, siyempre, pag pinag-usapan yung buhay, walang ibang tama kundi yung sinasabi ng Diyos, di ba? Eh, patungkol dyan, tingnan natin yung kalooban ng Diyos bagay sa'ya, bagay na tungkol dyan. Doon sa Matthew 5,
iba sa verse 27. Matthew 5 verse 27 sa Tagalog, narinig nyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae na may masamang pagnanasa ay nagkasala na sa pangangalunya sa kanyang isip. 29, kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng inyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng inyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. 30, at kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. 31, sinabi rin noong una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangan bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan maliban sa sexual na immoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalunya kapag nag-asawa itong muli. At ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. Ayun.